Sa isang kalye sa Cavite, kapansin-pansin ang paaralan na ito na nababalot ng mga sementeryo. Halos 15 taon nang nakatayo ang paaralan na iyon sa lugar at saan man mabaling ang paningin, ganito ang itsura. Sa pagsapit ng dilim, doon na nababalot ng hiwaga at misteryo ang nasabing lugar. Isa na doon ang babaeng kuba na madalas magpakita sa ibabang bahaging hagdanan ng gusali. Iba-iba pa ang kanyang pwesto pero palaging sa hagdanan siya nakatayo at nanilisik ang mga mata. Tila may pinahiwatig ang babaeng kuba sa mga taong kanyang pinapakitaan. Sa bandang itaas naman ng gusali, ang lalaking ito ang palaging nagpapakita kay Mang Jose na isang janitor sa eskwelahan. Anya, gabi-gabi ay palaging nakatayo sa balkonahe ang lalaking nakapantalon, naka-t-shirt at palaging nakatingin sa kanya. Para mabigyan ng kasagutan ang mga nagaganap na kababalaghan sa eskwelahan, inimbitahan namin ng grupo ng isang paranormal expert, ang Mysticism Pilipinas, sa pangunguna ni Jimmy Panganiban. Nilibot nila ang buong eskwelahan at ito ang kanilang naging obserbasyon. Nakita ko dito ang pinakamalakas itong lugar na to. Nandiyan sila lahat, nanonood sa atin. Pinanonood tayo nila. Kasi tinitignan nila kung bakit tayo nandito, gaya ng mga nanonood din. Ganun din, pinanonood tayo. Anong ginagawa natin? Bakit sila nandito? Dati naman wala sila rito. Kaya nanonood din sila. Mayroon mga bata may mga dito nga na nakikita namin, mayroon bata, mayroon siyang matanda, halo-halo sila. Kung akala ninyo tuwing gabi lang nagpapakita ang mga ligaw na kaluluwa sa eskwelahan, iba naman ang karanasan ng bagong teacher na si Annalie. Isang bata na naiwan sa classroom. Tinanong ko, sabi ko, sino po bang naiwan sa classroom? Sabi mo, wala na pong bata po doon. Hindi, sabi ko, mayroon pa eh. May nagtatago. Baka ako isang estudyante pa. Pinuntahan ko nga. Wala talaga ako. Inagilap ko po siya sa lube. Hindi ko siya makita. Yung mga kaluluwa kasi wala silang physical body. So hindi sila nakakapanakit. Tayo lang nagkakaroon ng problema kasi natatakot tayo sa kanila. Yun yung pumapatay sa atin, takot. Ayon sa grupo ng mga paranormal expert, kapag ganitong panahon daw lumalakas ang mga espiritong gumagala at mga kaluluwang hindi matahimik. Sa ganitong panahon din nila madalas na ipaparamdam sa taong buhay ang kanilang gustong ipahiwatig.